Astig talaga itong classic design ng Honda, mga katropa. Para siyang may pagka-similar sa Honda Scoopy dati. Pero mas maganda siya ngayon. Mas malinis at mas maganda yung pagkakagawa sa kaha. Smooth na smooth tignan. Honda Gen. Oy, next year baka lumabas dito. Honda Sito naman. Para partner na siya, Gen tsaka Sito na. So dito, mga katropa, magkakabit tayo ng mini driving light dito sa bagong motor na to na Honda Gen. Lalagyan natin siya ng mini driving light dahil yung kanyang headlight hindi masyadong malakas at nabibitin pa rin yung customer. Kaya ngayon mag-install tayo sa kanya ng mini driving light. Ganito yung style ng ating pagbabracket sa ating Honda Gen para makabitan natin ng mini driving light. Napakaganda, napaka-basic, tugmang-tugma sa kanyang classic style. Napaka-aliwalas tignan. May butas dito sa dulo at dito naman sa kabilang dulo ay mayroong butas dahil dyan natin nilalagay yung ating mini driving light. Tapos dito naman nilagyan natin siya ng dalawang tornilyo kasi mayroong dalawang tornilyohan dyan. At yung tubo rito ay spacer. Medyo habaan natin para hindi sumayad sa kaha yung ating bracket. Sa pag-install ng ating mini driving light, gagamit tayo ng three-way na domino na switch. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gamitin itong three-way na domino na switch, mamaya ituturo ko sa inyo. Three-way na domino switch ang gagamitin natin. Tapos gagamit tayo ng dalawang mini na relay. Bakit dalawang mini relay ang gagamitin natin? Mas magandang gamitin ang mini relay para hindi matakaw sa espasyo sa loob ng ating motorsiklo kumpara doon sa nakasanayan nating malalaking relay. Sa mga gustong bumili ng mini relay at yung three-way natin na domino switch, magiiwan ako ng link dyan sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit seller sa Shopee. I-remind ko lang kayo, mga katropa, na itong tutorial na ito ay hindi lang para sa Honda Gen. Pwede nyong may-apply ito kahit anong uri ng motor, kahit anong brand ng motor ng inyong customer. Basta ang importante rito, alam nyo kung ano yung accessories wire ng inyong customer o ng motor na ginagawa ninyo. Halimbawa, ito yung mga basic na accessories wire ng mga motor. Sa Honda, black wire. Sa Suzuki, orange wire. Sa Yamaha, light brown wire. At sa Kawasaki, light brown wire din. Kaya napaka-importante, mga katropa, na gumamit kayo ng test light para malaman nyo kung ano ba yung accessories wire ng motor na ginagawa nyo. Para may-apply nyo itong tutorial na ito sa lahat ng klaseng motor na gusto nyong gawin. Ang kailangan nyo lang alamin kung ano ba yung accessories wire ng motor na ginagawa nyo. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman, mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Para sa mga hindi pa nakakaalam o ngayon pa lang magsisimulang magwiring, bibigyan ko muna kayo ng idea kung ano bang pinagkaiba ng mini relay at dito sa malaking relay na ginagamit natin sa busina. Dito sa malaking relay, meron tayong mga number dito na naka-indicate. Bawat number mayroon niyang ibig sabihin. Katulad na lang nitong number 30 dito sa ating relay. Yung number 30, ito yung ating common supply na tinatawag. Dito magsisimula yung supply ng ating relay o dito natin nilalagay yung pinaka main supply. Tapos dito naman sa kabila, yung ating number 85, trigger to ng ating relay. Dalawa yung trigger natin, 85 at saka itong number 86. Dalawa silang trigger na dapat mapasukan ng 12 volts na negative at positive. Dito naman sa gitna, yung ating number 87A, siya naman yung ating normally close. Ibig sabihin, kapag hindi nakatrigger yung relay, yung number 30 at yung number 87A yung magkasama. Pero pag na-trigger yung ating relay, magre-release yung number 30 sa 87A at ang number 30 naman magkukontakt sa number 87. Yung number 87, siya naman yung NO o yung tinatawag nating normally open. Yung number 87A, NC naman siya o normally close. Walang pinagkaiba yan dito sa ating mini na relay. Sa mini na relay, meron din ditong number 30. Ito, yung gitna, siya naman yung ating main supply at dito naman sa kabila, yung ating number 85. Yan, siya yung trigger ng ating relay din. Siyempre, sa mini relay, dalawa ang trigger natin, 85 at number 86. Yung 85 at 86, kailangan mo lang itong pasukan ng negative at positive na 12 volts. Dito naman ay number 87A o yung normally closed natin. Pag hindi na-trigger yung ating mini relay, yung number 30 at 87A ang magkakontak. Pero pag na-trigger yung ating relay, siyempre magre-release yung 30 at lilipat dito sa number 87 o yung ating normally open. So walang pinagkaiba yung ating
malaking mini relay at dito sa malaking relay. Ang kagandahan lang dito, hindi matakaw sa espasyo yung ating mini relay. Umpisahan muna natin dito sa ating mini relay, yung ating pagwawiring. Sa mini relay, aalisin natin dito yung ating NC o normally closed, yung ating number 87A. Hindi na natin yan kailangan. Yung number 87A natin, alisin natin to. Ganon din sa kabilang mini relay, aalisin din natin yung number 87A. Hindi na rin natin to kailangan dito. Tanggalin natin to. So, inalis na natin dito yung ating normally closed dito sa kabila at dito sa kabila o yung ating number 87A. Pagkatapos nyan, pagtabihin natin, tapos talian natin ng strap o yung ating tie wrap. Ang susunod na gagawin natin dito sa ating mini relay, yung number 86 ng ating relay number 1 at yung number 85 ng relay number 2, pagsasamahin natin silang dalawa. Ang gagawin natin, yuyupiin lang natin hanggang magsalubong silang dalawa. Yan, dapat magkadikit sila. Ganito yung kanyang itsura, dapat magkadikit sila. Pagkatapos nyan, ihinangan natin silang dalawa pagkatapos natin silang pinagsama. Bakit natin sila pinagsama? Sila yung magsisilbing ground ng ating relay. Pagkatapos nating mahinangan, syempre ilalagyan natin ng wire yan. Ang ilalagyan natin ng wire ay black na wire. So walang problema mga katropa kung anong klaseng wire o kung anong kulay ang wire ang ilalagay nyo. Basta tandaan nyo na itong ginagawa natin na una, ito yung magsisilbing ground sa ating relay. Ilagay natin dito yung ating black wire. Ito na yung ating unang wire sa ating mini relay. Lagyan natin ito ng palatandaan. Ito yung ating relay number 1 para hindi tayo malito. At ito naman yung ating relay number 2. Ang ginawa natin, yung number 86 ng relay number 1 at 85 ng relay number 2, pinagsama natin silang dalawa. Siya yung magsisilbing ground ng ating mini relay. Ang susunod nating lalagyan na wire dito sa ating mini relay, yung number 85 ng ating relay number 1, lalagyan natin ng wire yan kasi ayan yung ating trigger. At yung number 86 ng ating relay number 2, lalagyan din natin yan ng wire. So ang ilalagyan natin ng wire dito ay kulay red na wire. Ito yung magti-trigger sa ating relay. Kasi yung unang ginawa natin, siya yung magsisilbing ground. Itong number 85 at 86 na magkabila ang relay, siya naman yung papasukan ng positive para matrigger yung ating relay. So ang ilalagay natin dyan ay kulay red na wire para ma-indicate natin na positive yung papasok sa ating relay dito sa ating trigger. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Heto na yung ating dalawang trigger, yung number 85 ng relay number 1 at yung number 86 ng relay number 2. At siya yung magsisilbing trigger ng ating relay. Ang susunod nating lalagyan na wire, yung ating number 87 o normally open ng ating mga relay. So dito sa ating relay number 1, meron tayong number 87 dito o normally open. Lalagyan natin ng wire yan. At ganun din dito sa relay number 2, meron ding number 87. Lalagyan din natin ng wire yan. Yung number 87 dito sa ating mga relay, diretso na to sa ating ilaw o dun sa ating mini driving light. Pahingi naman ang Yossi at paakot ng pansinde. Ito na yung ating dalawang number 87 o dalawang normally open ng ating mga relay. Ang susunod natin yung number 30 ng relay number 1 at number 30 ng relay number 2. Sila yung magsisilbing main supply o common supply ng ating relay. Yung number 30 ng relay number 1 at number 30 ng relay number 2, lalagyan natin ng wire yan. Yung wire na ilalagay natin dito sa dalawang number 30 ng ating mini relay, hahabaan natin kasi idediretso natin to doon sa mismong positive ng ating battery. Maghanap ka na ng pwesto, akong bahala sa inyo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, kumagay ka. Nananabik na lalamunan. Naghihintay. Heto na lahat ng wire ng ating mini relay. Nilagyan ko na rin siya ng shrinkable tube para hindi magkontak yung bawat wire. Dito sa ating mini relay, andito yung number 30 ng ating relay number 1 at number 30 ng relay number 2 na nilagyan natin ng wire kanina. Ito yung pinakahuling nilagyan natin ng wire. Yung number 30 ng relay number 1, ito, number 30 ng relay number 1,
Ang nilagay kong wire dyan ay maikli lamang. Sa relay number 2, ang nilagay natin na wire ay mahaba. Mahabang wire yung nilagay natin kasi itong number 30 ng relay number 2, irerekta natin to sa battery ng ating motor. Direct na to sa mismong positive ng battery. Pero ang gagawin natin dito, yung number 30 ng relay number 1, isasama natin sa number 30 ng relay number 2. Itatap natin dito. Magjo-joke, sabay kambay. Tapos na nating malagyan ng wire yung ating mini relay. Dito naman tayo sa ating domino switch. Sa domino switch, aalamin natin dito sa domino switch kung sino ba yung main supply na wire dito. Dito sa ating domino switch, meron tayong tatlong wire dito. Yung unang wire, main supply. Pangalawang wire, low. Pangatlo, high. Ang aalamin natin dito kung sino ba sa tatlong ito yung main supply. Gamit yung ating battery, tapos test light. Napaka-importante ng test light, mga katropa, kapag tayo'y nagwa-wiring. Ang gagawin natin dito, yung ating test light na clip, ilalagay natin to sa negative ng ating battery. Tapos try natin kung iilaw yung ating test light. Yun. Napaka-importanting ma-check muna natin kung gumagana yung ating test light. Dito sa wire ng domino, aalamin natin dito kung sino yung kanyang main supply. Iisa-isahin natin dito yung wire para malaman natin yung main supply natin. Umpisahan muna natin dito sa ating red wire. Ilagay natin to sa ating positive. Siyempre, pag ito yung main supply, yung red wire natin, dapat masupplyan niya yung dalawang wire na natitira kapag nag-high and low tayo. Pag hindi niya nasupplyan to, lilipat naman tayo sa kabilang wire para ma-check natin kung masusupplyan niya yung dalawang wire. Pero pag nasupplyan niya itong dalawa, ibig sabihin yung red wire yung ating main supply. Try natin itong yellow wire, dapat umilaw. Okay, umilaw siya. Nasupplyan niya yung yellow wire. Itong black wire, dapat masupplyan niya rin. Okay, umilaw din. Ibig sabihin, ang main supply natin dito sa ating domino ay red wire. Pero pag hindi niya nasupplyan itong dalawang wire na to, lilipat ka uli sa kabilang wire hanggat makita mo na masupplyan niya yung dalawang wire na natitira. Sa ngayon, yung ating red wire yung main supply, tapos yung black at yellow, siya naman yung magsisilbing high and low natin. Yung ating pinaka-common supply dito sa ating domino ay red wire. At heto na nga, mga katropa, dito naman tayo sa mismong motor ng ating customer, na ilagay na natin yung ating domino switch dito sa kanyang bracket. Ganyan yung pagkakalagay natin, pero papalitan na lang ni tropa ng yayamanin bolts daw. Heto yung wire ng ating domino switch. Kanina nag-test light na tayo na itong tatlong wire, na hanap natin yung common na wire natin. Ang pinaka-common na wire natin dito ay yung ating red wire. Heto yung common wire ng ating domino switch, ilalagay natin to sa ating accessories wire. Kaya napaka-importanting alam ninyo kung ano yung accessories wire ng motor na ginagawa ninyo para may apply nyo to sa ibang motor. Itong common o main supply ng ating domino switch, ilalagay natin to sa accessories wire ng ating motor para pag susi mo, mapapasukan siya ng live, tapos yung high and low naman, magkakaroon siya ng live kapag tin-trigger mo doon sa ating domino switch. Dito sa socket ng ating Honda Gen, may makikita kayo ritong black na mayroong lining na brown. Heto yung accessories wire ng ating Honda Gen. Diyan natin ilalagay yung ating main supply o common ng ating domino switch. Heto, yung kulay pula. Itatap natin dito sa ating accessories wire. Biglang inom, sabay tinghan. Kwentuhan na walang saysay. Tawa na na walang humbay. Heto na yung ating common o main supply ng ating domino na ilagay na natin dito sa accessories wire ng ating motor. Yung naiwan na dalawang wire dito sa ating domino switch, heto yung magsisilbing high and low natin. Pero wag nyo munang iisipin kung sino ba yung high and low dito sa dalawang wire na to. Ang importante, itong dalawang wire sa ating domino switch, ilalagay natin dito sa relay number 1, number 85. Ito yung trigger natin ng relay number 1. At dito sa relay number 2, number 86, ito naman yung trigger natin ng relay number 2. Tig-isa silang dalawa dito. Hindi muna natin papansinin kung sino ba o saan matatapat yung high and low natin. Ang gagawin natin, itong dalawang wire ng ating domino, ilalagay natin dito sa dalawang trigger ng ating mini relay, o dito sa number 85 ng ating relay number 1 at number 86 sa relay number 2. Tuloy-tuloy lang ang inuman.
medyo may... Heto na yung dalawang wire ng ating domino na ilagay na natin dito sa ating trigger ng ating mga relay. Ang susunod natin yung ground ng ating main relay, yung pinagsama nating number 86 ng relay number 1 at number 85 ng relay number 2. Pinagsama natin silang dalawa, tapos nilagyan natin ng black wire. Siya yung magsisilbing ground ng ating main relay. Itong ground ng ating main relay, isasama natin sa ground ng balas ng ating mini driving light. Ito yung balas ng ating mini driving light. Dito sa balas, meron kayong makikita ditong dalawang black wire. Itong dalawang black wire, siya yung magsisilbing ground ng ating mini driving light. Kaya ang gagawin natin, pagsasamahin natin itong dalawang black wire ng ating balas. Pagkatapos nating pinagsama yung ground ng balas at ground ng mini relay, kukuha tayo ng additional na mahabang wire, black wire yung ilalagay natin. Idudugtong natin to sa ground ng ating balas at mini relay kasi irerekta natin to sa mismong ground ng ating battery. Bakit black yung nilagay natin? Para ma-recognize natin na yung black wire, siya yung magsisilbing ground ng ating mini relay at ng ating balas. Lagyan pareho tayo. Heto na yung ground ng ating mini relay at yung ground ng ating balas, yung dalawang black wire natin. Pinagsama natin silang dalawa. Tapos yung number 30 ng relay number 1 at yung number 30 ng relay number 2, pinagsama natin silang dalawa. Kaya mahahaba yung wire nila kasi idadirect natin to sa mismong negative at positive ng ating battery. Direct na to. Yung iba nagbabody ground, yung iba kumukuha sa susian, hindi pa pwede. Dapat direct to sa mismong battery natin. Doon sa negative at doon sa positive. Yung black wire, siya yung magsisilbing ground natin. At yung red wire, siya yung magsisilbing positive. Ito na yung positive at negative na ipapagapag natin hanggang doon sa battery o irerekta natin sa battery. Inorganize natin, napaka-importanting i-organize yung wiring mga katropa para iwas aberya. Ang gagawin natin dito, irerekta natin to mismo dito sa battery. Maglalagay na rin tayo ng fuse para maiwasan natin yung aberya. Alam nyo naman, hindi mo masasabi ang aberya sa wiring. So, okay na. Nailagay na natin yung ating ground. Ito yung black wire natin. Tapos yung ating red wire o yung number 30 ng ating mini relay na ilagay na natin dito sa ating positive, pero maglalagay tayo ng fuse for safety reason naman. Okay, tapos na tayo dyan. Bumalik tayo dito sa ating mini relay. Dito sa ating mini relay, meron na lang tayo ditong dalawang wire na natitira. Yung ating pinaka normally open o yung number 87 natin. Yung number 87 ng ating relay number 1 at yung number 87 ng relay number 2. Itong dalawang number 87 na natitira sa ating mini relay, papunta na to dito sa mismong wire ng ating balas o dito sa mismong ilaw ng ating mini driving light. Diyan natin siya ilalagay dito sa mismong balas. Unahin muna natin dito sa ating balas. Sa balas, meron tayong dalawang yellow wire at dalawang red wire. Ang gagawin natin dito, pagsasamahin natin yung dalawang yellow wire at pagsasamahin natin yung dalawang red wire. Pagkatapos nating pinagsama yung dalawang yellow wire at red wire, ilalagay natin tong dalawang to dito sa dalawang number 87 ng ating mini relay. Dito na papasok yung ating pagtatiming kung sino ba yung magiging high and low dito sa ating ilaw. Ang unang gagawin natin, ilalagay natin to tig-isa silang dalawa rito. Yung isa ilagay sa yellow wire. Huwag nyo munang ititip ha, kasi magtatiming pa tayo ng high and low. At yung isa naman ilagay sa red wire. Pagkatapos nating mailagay yung yellow wire at red wire ng ating balas doon sa number 87 ng ating mini relay, ang gagawin natin, ilalagay na natin yung mismong ilaw ng ating mini driving light para ma-timing natin yung ating high and low. So, tropa, pakuha nga yung mini driving light dyan sa lamesa. Yan, isa lang. Isa lang kunin mo. Lagay natin dito. Suksok natin. Ngayon, sa ilaw, depende kung paano mo siya ibinracket. Dumidepende ang high and low ng ating mini driving light kung paano mo nilagay yung mismong ilaw. Yung iba, yung mismong wire na sa baba, ganyan yung pagkakabracket. Yung iba naman, nakaganyan. So, depende kung ano yung lalabas na high and low sa pagkakabracket mo. Halimbawa, sa amin, yung ilaw nakaganito, aalamin natin kung tutugma yung high and low natin. Ang gagawin natin, i-on natin yung susi.
Tapos, dito sa ating domino, i-high and low natin. Siyempre, pag high mo, dapat high din yung ilaw. Ayan, yung high, pag low mo, low. Ayan. So, tugma yung ating pagkaka-wiring doon sa relay. Kasi yung high natin puti at yung low natin ay dilaw. Pero pag halimbawa, pag high mo, eh, palo yung ilaw at pag low mo, nag-high yung ilaw, babaliktarin mo lang dito sa wire ng ating mini relay. Katulad yan. High, low, tugma. Pero pag hindi siya tumugma, ang gagawin mo, huhugutin mo lang tong dalawang to, tapos isaswap mo lang sila ng pwesto para makuha mo yung tamang timing ng high and low ng ilaw mo. Pero sa ngayon, tama yung pagkakapwesto natin kaya isisilyado ko na to ng electrical tape. Pero pag mali yung timing ng high and low mo, ang gagawin mo, pagpalitin mo lang tong dalawang to para tumugma doon sa domino mo yung high and low ng ilaw mo. So, ito na mga katropa, yung ating mini relay. Tapos, ito yung ating balas, naka-organize na lahat. Napaka-importante ng organize yung ating pagwawiring para iwas aberya. Tapos, mamaya, i-organize natin dito yung ating balas. I-strap natin dyan, itatali natin. Tapos, pwede natin asimbulin yung dapat asimbulin. Tapos, subukan na natin yung ating mini driving light. At, ito na nga, naka-assemble na yung ating motor. Nakalagay na yung ating mini driving light. Naka-organize na lahat. Magandang tignan, malinis. Ayan. Ganyan namin siya binirakit, napakasimple lang. Ngayon po pwede na natin siyang subukan. Pagsusin natin, tapos subukan natin i-high, tapos low yung dilaw. Ayan, tignan natin sa camera. Ako mag-high and low. So sa domino, i-high natin. Okay, puti. Ang low natin ay dilaw. Ayan, high low, high low. O diba, napakadali lang mga katropa. Madali lang maglagay ng mini driving light gamit yung ating domino na switch. O, pwede nyo pagkakitaan ito mga katropa. Lakasan ng loob lang yan. Basta importante, mag-ingat sa pagwawiring, lakasan ng loob para lumago pa yung idea o skill natin sa pagwawiring. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana mayroon kayong natutunan at nagabayan ko kayo kung paano maglagay ng mini driving light sa ating mga motor. Maraming salamat. God bless. At ingat sa pagwawiring.